Mula sa Southern Luzon, biyaheng kordilyera naman tayo mga ka-wonder. At ang punteriya na pagkain natin dito, ang ngayon sumisikat na Apayaw Pizza mula sa bayan ng Pudol sa probinsya ng Apayaw. Pero alam niyo ba mga ka-wonder na bago pa man makilala ang bayan ng Pudol sa kakaiba nilang pizza, una muna sumikat ang kanilang bayan dahil sa masalimuot na kwento ng kanilang simbahan, ang Pudol Church. Ito ang simbahan ng Emilia o mas kilala sa tawag na Pudol Church Ruins na itinayo ng mga paring Espanyol noong 1684. Ayon sa kasaysayan, nabulabog umano ang mga isnag o yung mga katutubong naninirahan noon sa Apayaw nang patunugin sa kauna-unahang pagkakataon ang kampana ng simbahan. Nagulat daw ang asawa ng pinuno ng mga katutubo dahilan para malaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa galit ng pinuno, sinugod umano ng mga katutubong isnag ang simbahan at pinugutan ng ulo ang pari. Yun po ang dahilan kung bakit tinawag na Pudol ang bayan namin. Kasi po ang ibig sabihin ng Pudol ay putol. Masalimuot man daw ang kwento ng mga sinaunang isnag, sa kasalukuyan, mayroon naman daw silang bagong paraan para ipakilala ang kultura ng kanilang mga katutubo. Isa na rito ang paraan ng pagluluto ng mga tradisyonal na pagkain na siyang isinasahog nila sa kanilang pizza. Ang kawander nating sina Dencio at Cesar, tuturuan daw tayo kung paano magluto ng mga katutubong putahe. Una na rito ang tinatawag nilang sinursur. Napiya nga algaw tada namin na kawander, suruan tayo nga magluto iya sinursura na iya apayaw. Isdang ito ang pangunahing sangkap ng sinursur. Hihiwain ito sa maliliit na piraso. Ilalagay sa kawayan. Papatungan ang dinikdik na banay na mula sa pamilya ng mga aromatic grass. Ito ay kadalasang ginagamit bilang isang halamang gamot ng mga Ilocano. Sunod naman na ilalagay ang sibuyas, bawang at sili. Saka tatakpan ng anumang uri ng dahon. Ang kwan nito sir, hindi masyadong kwan sa apoy para hindi masunog yung kawayan. Iluluto ito sa baga sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Kapag kumulo na, pwede na itong lagyan ng asin bilang pampalasa. Gamit ang patpat, dudurugin ang sinursur sa loob ng kawayan. Madalas ulamin ng sinursur, pero ngayon, matapos itong hanguin sa baga, isasahog ito sa pizza. Pero bukod sa sinursur, may iba pa silang native dishes na inilalagay bilang topping sa apayaw pizza. Ito naman ang ituturo ni Cesar, ang paggawa ng bestseller nilang topping na pinalatan. Una muna niyang ginisa ang bawang at sibuyas. Saka inihalo ang manok. Isinunod ang dahon ng palat o pomelo na siyang nagbibigay ng kakaibang sipa sa putahe. Nilagyan din ito ng sili. Sunod namang niluto ni Cesar ang tinatawag na binanayan. Nagawa naman sa ginisang bawang, sibuyas at giniling na baboy. Ang binanayan daw ang appetizer ng mga isnag. Hello mga ka-wonder, ngayon naluto na natin ang ating mga native dishes. Ngayon, ihalo na natin sa ating pizza. Ilalapat muna ang special dough. Lalagyan ng tomato sauce. Bubudbura ng cheddar cheese. Saka ilalagay ang napiling topping at mozzarella cheese. Ito na po ang ating sinursur pizza. Handa na pong isalang sa ating oven.
Pagkatapos ng 15 minuto, luto na ang Apayaw Pizza. Pang catfish. Nung una po, akala ko hindi siya pwedeng mag-blend. Pero ngayong natikman ko na po, okay siya. Masarap naman po siya. Parang isda. Okay naman yung combination siya kasi nauna, talagang taste mo yung pagka-sinursor niya. Taong 2017 na mag-umpisa ang negosyong ito ni Cesar na nag-umpisa lang sa pagkahilig nilang mag-asawa sa pagluluto. Ang asawa ko po ay Tubong Bagyo. Natikman niya yung lutong apayaw. Napaisip siya na pwedeng i-combine sa ibang mga luto. Pero nung natikman ng mga tao na mga repeat customers na namin na masarap daw, tuloy-tuloy na yung pag-improve namin doon saan. Sa paglago ng kanilang negosyo, nakahanap din daw ng bagong paraan ng kanilang pamilya para maipakilala ang kultura ng mga isnag. Sa observation ko, parang medyo nawawala na kasi ang dami ng mga bagong mga luto. Pero sa pamamagitan ng ano namin dito, yung pizza namin, parang naibalik yung, halimbawa yung pinalatan na pinaka-bestseller namin, parang binakbalik-balikan ng mga kabataan.